taon-taon ay isinasagawa ang ASEAN Symposium on Access to Healthcare upang magsagawa ng isang dialogo sa pagitan ng mga bansa upang hikayatin ang bawat isa na maresolbahan ng healthcare challenges sa buong Southeast Asia. Bawat leader ng ASEAN nations ay tutulong sa pag-improve ng kalidad ng healthcare system sa bawat rehiyon. At kamakailan nga ay isinagawa dito sa ating bansa ang 4th ASEAN Symposium on Access to Healthcare. Isa sa mga naging bahagi ng isinagawang symposium ay ang pagbibigay ng impormasyon ukol sa balance o equality ng public and private healthcare dito sa ating bansa. Katunayan yan, isa sa mga government hospital dito sa Quezon City, ang National Kidney Institute o NKTI, nakakikitaan ng pag-unlad pagdating sa mga makabago nitong kagamitan kahit pa nga sa ito ay pampublikong paggamutan. Ang National Kidney and Transplant Institute, maski government hospital siya, corporate hospital, meron kaming flexibility na maka-plan to be able to get state-of-the-art medical technology. And that's our advantage. We want to offer to our people from all walks of life to be able to avail of good quality medical services. And now, with medical technology, mas magaling ang accurate diagnosis para our patients will be able to be given quality healthcare. Ilan nga sa mga makabagong teknolohiya ng NKTI ay buong kagalakang ipinahayag ni Dr. Dante Dator para sa mga kababayan natin na siyang lalong makakatulong para mas lalo pang mapabilis ang proseso ng pagpapagaling ng mga pasyente. Kung ang ikaw ay mayroong bato sa bato, kidney stone, hindi na po natin bubuksan o ooperahan yon. Dahil meron po mga makina na dudurugin lang yon o ipapasok sa daanan ng ihi ninyo or bubutasin lang sa tagiliran, madudurog mo yon o maalis. Bago nyo naman magawa yung mga yon, meron po mga tinatawag na kagamitan para makita mo kung ano talaga sakit ng isang tao. So ito yung mga dati-dati mga simpleng x-ray lang. Nagbago na po yon. Ngayon po, nagkaroon ng ultrasound. Alam po natin yon. Yung ultrasound, hindi ho katulad ng x-ray na meron ng radiation yon. So kahit ho sa buntis, pwede yon. Tapos gumanda na po ng gumanda yung kalidad ng ultrasound na yung maliliit na bagay nakikita. Kasabay ho nun yung mga CT scan. Yung dati-dating yung CT scan, isang maliliit o isang slice lang ang nakikita sa katawan ngayon. Yung naipundar po natin ngayon, ay yung pinakamataas na angkap na CT scan, 256 slice. So mula ulo hanggang paho, pwede kang isa lang doon at makikita. At magkakaroon ka rin ng parang idea kung ano ba talaga ang meron ka sa katawan mo. Meron din ng MRI at meron din ng tinatawag na cardiac catheterization. Isa sa mga tumulong upang madala ang mga teknolohiyang ito, hindi lamang dito sa NKTI, kung hindi sa iba pang pribadong hospital, ay si Mr. Wayne Spittle. The partnership here is to actually look at what we can actually do as a design, build, and hand over to the hospital. The project's been really, really good because there's a huge demand, especially in the tertiary area, to provide higher quality healthcare and diagnostic facilities. So this was an opportunity to work in a partnership with the government and Dr. Ona's vision about providing better healthcare and diagnosis. Sa isinagawang media tour, ilan sa mga latest equipment nito ay pinakita, gaya ng gamma camera. Yung gamma camera po sa yung magbibigay na tinatawag na image, and then we have a computer, yung processing na tinatawag na dito natin ipaprocess yung na-acquire na scanning. Pangalawa, we have a dose calibrator, yung nag-measure po ng mga dose na ini-inject po natin sa mga pasyente. Kumbaga, ang camera po, wala siyang radiation. Ang ini-inject natin dito, yung tinatawag na technetium. Yung technetium, yun po yung magbibigay ng parang tracer sa organ na dapat natin i-detect. Karamihan sa mga public hospital dito sa Pilipinas ay kakaunti lamang ang kagamitan. Subalit marami sa mga kababayan natin ang nagpapagamot at nagpupunta sa government hospital dahil nga sa mga libreng bakunang kanilang pinagkakaloob, lalo na sa mga bata. Kaya naman sa unti-unting pagsisaayos sa mga pampublikong hospital, gaya ng NKTI, maaari nang magkaroon ng magandang kalidad ng healthcare system ang mga Pilipino
kahit pa sila ay nasa pampublikong hospital. Patunay lamang ito na maaari nang sumabay ang public hospital sa mga pribadong hospital na magiging abot kaya ng mga pasyente. At kung magpapatuloy pa ang mga ganitong proyekto sa bawat pampublikong hospital, hindi lamang dito sa bansa maging sa iba't ibang panig ng mundo, tiyak maraming matutulungang pasyente na mapapabilis ang kanilang pagpapagaling at magiging komportable sa kanilang pagpapagamot.